planong maglunsad ng tatlong araw na tigil pasada ang grupong Manibela kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nanawagan naman ng LTFRB sa grupong Manibela na huwag nang ituloy ang tigil pasada. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Hinamon ng Department of Transportation ang grupong Manibela na maglabas sa mga ebidensya kaugnay sa mga paratang sa ahensya dahil hindi natutugunan ang issue sa PUV Modernization Program. Naglabas rin ng ebidensya ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nakipag-usap sa grupong Manibela si LTFRB Chair Teofilo Guadis III nito lamang June 21. Kaya nagulat sila sa anunsyong tatlong araw na tigil pasada ng grupo mula July 24 sa araw ng State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang sa July 26. Nananawagan kami no, na hindi sana matuloy yung transport strike kasi ang hindi natin nakikita dito, hindi lang naman ito tungkol dun sa modernization at saka yung mga stakeholders natin na affected by the implementation of the program. Ang pinaka-importanting consideration dapat yung mga welfare ng ating mga mananakay kasi sila talaga yung tatamaan kung matutuloy itong transport strike. Aminado rito si Mar Valbuena, ang national president ng Manibela, pero wala pa nila sila makitang solusyon. Yun po yung challenge ko sa kanila na yung mga sinubmit namin na mga reklamo doon sa mga na dapat na ibigay na doon sa mga regional offices. Naibigay na po ba at naiparating na po ba nila doon sa regional offices? Ipinunto ni Valbuena na naaagawan na ng ruta ng mga korporasyon at kooperatiba ang mga traditional na jeep. Sa dokumentong inilabas si Valbuena bilang sagot sa ebidensyang hinihingi ng DOTR, makikitang wala sa aprobadong local public transport route plan sa Batangas ang ibinigay sa isang korporasyon na may rutang Lobo-Lipa City. Ang problema, nasasagasaan ang ibang ruta at may napapaboran umanong korporasyon ang mga regional office ng LTFRB. Sagot naman ng LTFRB, nagpapatuloy ang konsultasyon sa mga PUV operator at driver. Gayunman, bukas ang pinto ng DOTR at LTFRB para makipagdialogo kay Valbuena para hindi na matuloy ang tigil pasada. Ang grupo ng Piston, nagsabi na rin na magsasagawa sila ng kilos protesta sa July 17 para personal na ihatid sa Malacanang ang papel na naglalaman ng kanilang panawagang irebisa ang 2017 Omnibus Guidelines sa PUV Modernization at huwag nang ipilit ang consolidation sa mga operator. Pero nilinaw naman nilang hindi sila makikilahok sa tigil pasada ng Manibela sa July 24, kundi kilos protesta lamang. Karasa naman namin yung mga lumalaw sa mga ganitong mga pagkilos, alam mo, mga mass delegation, ay ang sumasama dyan, yung mga footing o yung mga karelievo. Kaya hindi naman hihinto po yung biyahe ngayong July 17. Nagtungo ang Magnificent Seven sa tanggapan ni LTFRB Chair Guadis upang makipagpulong. Actually, kaya naman namin lahat yan eh. Wala namang napaparalyze. Natatakot lang mga jeepney drivers natin kasi may mga goons na binabayaran yan. Yung nangaharang, yung man nambabato ng mga sakyan. Kaya natatakot ang ating mga driver. Yung maghahandaan namin, yung mga maghaharang, dahil kausapin namin yung mga district commander ng para supportahan kami. Dahil kasi ako pinakamarami ako sa Commonwealth. No? Makikipag-ugnayan rin ng LTFRB sa interagency kabilang na ang MMDA upang magbigay ng alternatibong masasakyan na mga pasahero sa araw ng mga tigil pasada. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.